Napangiti si Lara ng mapakla nang maalala ang pangyayaring iyon. Tila nagdilang anghel si Gigi nang magbiro ito na hindi pa siya mag-aasawa kahit na 30 anyos na siya. 13 years had passed and they had remained friends. Nasa San Jose pa rin siya, minus Johan. Nalungkot siya nang maisip ang bagay na iyon. Lara anak, sasama ka bang magsimba? Ang boses ng kanyang inay na sinunda ng marahang pagkatok sa pinto ng kanyang kwarto ang pumukaw sa pagbabaliktanaw niya. Oho nay, lalabas na ho ako. Sandali lang po. Sagot niyang minilisan na ang pag-aayos ng kanyang sarili. Abay, bilisan mo, baka maubusan tayo ng upuan. Gusto kong maupo sa pinakaharap. Ngayong sisimulang tawagin sa simbahan ang pangalan ng pinsan mo. Pinaikot niya ang kanyang mga mata. Oho nay, sandali lang po. Kapag kuwan ay sabi niya, isang tradisyon sa kahit saang parokya na kapag may mga ikakasal, tinatawag ang pangalan ng mga ikakasal. Sa kanilang parokya, ginagawa iyon sa loob ng isang buwan bago simulan ng pare ang misa tuwing Linggo. Isang paraan daw iyon para malaman ng lahat na ikakasal na ang mga taong sangkot. At hindi niya alam kung anong dahilan ng kanyang inay at gustong gusto nitong marinig ang anunsyong iyon na siya namang labis na ikinaaayawan niya. Ay nako, tingnan mo nga iyang tiya huling mo. Mangiyak-ngiyak nang marinig na tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Wika ng inay ni Lara, katatapos lamang ng pag-anunsyo para sa kasal ng pinsan niya. Nakaupo silang mag-ina sa pinakaunang upuan na malapit sa altar. Iyon ang paboritong pwesto ng kanyang inay. Para wala nang masabi ito, tiningnan niya ang direksyon na itinituro nito. Nakita niya ang pamumula ng mga mata ng kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang itay. Katabi ng tiya huling niya ang pinsan niyang si Elena at ang nobyo nitong taga Maynila. Mas matanda lamang siya ng 5 taon sa kanyang pinsan, pero heto at mauunahan pa siyang mag-asawa nito. Wari namang naramdaman ng kanyang tiyahin ang pagtitig niya, kaya ngumiti ito. Saka siya itinuro sa kanyang pinsan at sa nobyo nito. Tumango siya at ngumiti ng tipid sa mga ito. Saka nagbawi ng tingin. Ngunit bago niya alisin ang mga tingin dito, nakita niyang nag-uusap-usap ang mga ito. Hindi man niya naririnig, nauhulaan na niyang ang hindi pa niya pag-aasawa ang paksa ng mga ito. Pagkatapos ng misa ay agad na siyang tumayo at lumayo sa kanyang inay. Makikipag-usap pa kasi ito sa kanyang tiyahin, kaya nagpatiuna na siya sa paglabas ng simbahan. Sa pagkakataong iyon, ayaw na muna niyang makipag-usap sa mga kamag-anak niya. Isang maliit na tinig ang masayang bumati sa kanya mula sa likuran niya. Lumingon siya. Nakita niya ang kaibigan niyang si Gigi. Karga nito si Crisel, ang 2 taong gulang na batang babaeng anak nito. Nakaalalay sa mga ito si Oyo. Bit-bit nito ang isang baby bag. Larawan ng isang masayang pamilya ang mga ito. Mahigit 3 taon ng kasal ang mga ito. Siya pa nga ang tumayong maid of honor sa kasalang iyon. Natutuwa siya at sa itinagal-tagal ng panahon, ang mga ito rin ang nagkatuluyan. Uy, ang inaanak ko pala! Masayang sabi niya sa bata. Baby, bless ka muna kay Ninang. Utos naman ni Gigi sa anak. Naku, pwede ba Gigi? Lalo mo naman akong pinapatandaan yan eh. Kiss na lang ikaw baby sa Ninang. Aniyang inilapit na ang pisngi sa bata. Laking tuwa niya nang kaagad itong tumalima. Bahagya pang nabasa ng laway nito ang kanyang pisngi nang halikan siya nito. Siya nga pala Lara. Ani Oyo na masayang nakamasid sa kanila. Sa 1 buwan na palang birthday ng inaanak mo ah, ipinapagawa pa lang namin ng mga invitation. Ipapadala na lang namin ni Missy sa'yo. Huwag ka mawawala ha. Abay oo naman. Si Gigi pa ba matitiis ko? At saka itong magandang inaanak ko naman na sa kanyang ninang. Oo nga naman pa. Saka may ire-request ako kay Lara eh. Sabi naman ni Gigi sabay baling sa kanya. Igawa mo ko ng specialty mong mahablangka ha. Kaagad naman siyang tumango sa pagkasabi nito. Lara, anak, ang bihira. Bakit mo naman ako iniwan sa loob? Kanina pa ako naghahanap eh. Nandito ka lang pala. Ang inay naman, parang mawawala na ako. Ang liit-liit lang ng bayan natin, no? At saka kaya ko nang umuwing mag-isa. Magandang umaga po, Aling Ines. Bati rito ng mga kaibigan niya. Magandang umaga rin sa inyo. Aba, eto na ba ang anak ninyo? Abay, ang laki na. Ipasyal yung nga minsan sa bahay at nang may mapaglibangan naman kaming mag-asawa. Hiling ng kanyang inay. Likas na magiliw ito sa mga bata. Hayaan niyo po at papasyal po kami sa inyo. Kasi naman ho, Aling Ines, paminsan-minsan e pagsolohin niyo naman itong kaibigan ko para makapingwit na siya ng lalaki. Nang sa ganoon,
ay magkaroon na kayo ng sarili ninyong apo na malalaro ninyo. Dugtong pa nito, pinandilatan niya naman ito. Hay nako, ewan ko ba sa batang iyan, ipinagtatabuyan ko nang magnobyo. Nainip na nga ako sa kahintay na mag-uwi ng lalaki sa bahay eh. Nay naman! Saway niya rito, nagsisimula na siyang mapahiya sa mga naririnig. Eh, totoo naman, diba? Kahit nga ang itay mo, tanong ng tanong sa akin. Hindi ka lamang daw niya matanong dahil baka isipin mo raw na pinagtatabuyan ka na namin. Ang sabi ko nga, eh baka lang ka ako may hinihintay ka na bumalik. Magkahulugan na paraan ang pagtitig nito at ang tono ng boses nito. Napayuko siya na walang siya nang sasabihin. Aling Ines, pasensya na po ha, pero kailangan na po naming umalis na mag-anak. Inaantok na ho kasi ang anak ko eh. Lara. Pagtunghay niya ay nakikita niya ang nakikisimpatyang tingin ng kaibigan. Tumango lamang siya at ngumiti bilang tugon. Nang ganap ng makaalis ang mag-asawa ay walang imik na rin siyang tumalikod. Sorry talaga kanina, Lara ha. Hindi ko naman alam na gano'n ang magiging reaksyon ng inay mo. Ani ni Gigi habang kausap niya ito sa telepono. Napabuntong hininga na lamang siya. Okay lang yon, kahit naman hindi ka magbiro, ganun pa rin ang sasabihin ng inay. Nakakatawa no, nung hindi pa ako nag-aasawa, madalas akong magtaka kung bakit ganun ang mga magulang natin. Kapag nag-asawa ng maaga mga anak nila, akala mo namatayan kung makaiyak sa simbahan. Kapag naman hindi pa nag-aasawa, kulang na lang palayasin sa bahay. Naintindihan ko naman sila inay at titay. Madalas nilang sabihin sa akin na matatanda na raw sila at gusto nilang makita na may mag-aalaga sa akin. As if naman hindi ko kayang alaga ng sarili ko. Ani ang sinabayan pa ng pagtawa. Nakitawa rin sa kanya ang kaibigan. Lara, may iba ako. Sumeryoso ang boses nito kaya natahimik siya. Matagal na rin naman tayong magkaibigan. Kung kailangan mo nang makakausap, alam mo namang nandito lang ako parati sa tabi mo. Ayoko sanang pangunahan ka. Pero ano kasi, huwag ka sana magagalit ha. Naramdaman niya ang pag-alangan nito sa pagsasalita. Ano ka ba, Gigi? Okay lang sa akin kahit anong sabihin mo. Ikaw na rin ang nagsabing matagal na tayong magkaibigan, di ba? Kilala na kita kaya alam kong wala kang sasabing hindi maganda sa akin. Hindi. Ano lang kasi, gusto ko sanang sabihin na sana, pilitin mo ng sarili mo na mag-move on. Sabi nga ng inay mo, baka hinihintay mo pa rin siya. Ang sa akin lang eh, masyado nang matagal ang paghihintay mo. Tapos wala pang kasiguraduhan. Gigi... Saglit siyang tumigil dahil tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang sinabi nito ay nagdulot ng kirot sa kanyang dibdib. Pero mamamatay muna siya bago malaman iyon ng kaibigan. Ano ka ba naman? Pati ba naman ikaw naniniwala sa sinabi ng inay? Kung ang tinutukoy niyo ay si Johan, sobrang tagal na ng issue na yun. Masyado pa tayong mga bata noon kaya hindi naman iyon seryoso. Niwala nga akong balita tungkol doon sa tao na yun eh. Pilit na itinago niya ang lungkot sa masayang tinig. Pasensya na Lara ha. Akala ko kasi siya pa rin ang dahilan kaya hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Marami ka namang maliligaw pero ni isa wala kang sinagot. Meron namang dalawa no, hindi nga lang kami nag-click. Kahit na, tingnan mong love story namin ni Oyo. Matagal na panahon kaming nagmahalan. Baka ganun din ang nangyayari sa inyo ni Johan. Gigi, kayo ni Oyo match talaga sa isa't isa kaya kayo nagtagal. Bukod sa napakapasensyoso ng asawa mo kaya kayo nagtagal. Pagbibiro niya para pasimpleng ilihis ang usapan. Kaya nga ang sabi ko kay Oyo eh baka meron pa siyang kaibigan o kamag-anak na binata na kasing ugali niya. Para naman mapaliwanagan kita. Hoy, sobra ka na ha. Hindi naman ako hopeless case no? At saka bakit ba pinoproblema niyo ako? I'm happy being single. May trabaho naman ako. Good taxpayer ako. At higit sa lahat, wala akong tinatapakang tao. O siya, basta lagi mo lang tandaan na kapag kailangan mo ng tulong, andito lang ako ha. Kahit ano pang ginagawa namin ng asawa ko, basta tumawag ka. Darating ako. Sira ka talaga. Kenyo ka pa rin hanggang ngayon. Dapat pala ikaw ang pagsabihan ko eh. May asawa at anak ka na, ilukaluka ka pa rin. Ganting biro niya. Kinagabihan, hindi pinatulog si Lara nang naging pag-uusap nilang magkaibigan. Nakatitig siya sa kisame at panakanakang bumubuntong hininga. Unsa bagay, hindi naman niya masisisi ang mga taong nagmamahal sa kanya. Kapakanan lang niya ang iniisip ng mga ito, lalo na si Gigi. Noon pa man, ay ito lamang ang nakakaalam ng sikreto niyang pag-ibig kay Johan. Si Johan, tama si Gigi nang sinabi nitong hindi pa lumilipas ang pagmamahal niya para kay Johan.
Sa bawat lalaking lumalapit sa kanya at nanliligaw, inahanap niya si Johan sa mga ito. Alam niyang mali iyon. May kanya-kanyang katangian ang bawat lalaki na hindi maaaring ikumpara sa iba. Ngunit anong magagawa niya kung hindi niya kayang kalimutan si Johan? Kahit minsan ay hindi ito nawala sa kanyang isip. Noon ay pinilit na niya ang kanyang sarili na kalimutan ito. Dahil alam niya, kabaliwan na ang umasa pa. Kapag hiniling pa niya na bumalik ito, ay para na rin siyang humiling na sana ay may bumagsak na bituin sa kanyang paanan. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at kinuha sa pinakaibabang drawer ng bedside table niya ang pinakaiingatang yaman. Isa iyong wooden box na naglalaman ng mga alaala ni Johan, gaya ng ilang sulat at litrato nito na ipinadala nito nang magpatungo na ito sa Amerika. Noong mga unang taon nito roon, ay hindi ito nakakalimot na sumulat sa kanya. Halos ayaw niyang bitiwan ang mga sulat na iyon. Damang-dama pa rin niya ang bawat pangungusap at salitang nakasulat sa mga iyon. Paulit-ulit na binabasa niya iyon at ninanamnam. Sayang nga lang at hindi na nasundan pa ang mga sulat na iyon. Marahil ay napagod na rin si Johan. O mas tamang isipin na nalibang na ito sa bagong mundong kinaroroonan. Kung sana ay uso na ang telepono sa kanilang lugar ng mga panahong iyon, disin sana ay may komunikasyon sila. Buong ingat na hinaplos niya ang larawan nito. Kuha iyon sa Las Vegas, may 10 taon na ang nakakaraan. Wala pang gaanong nagbabago sa itsura nito. Ngunit ngayon, natitiyak niyang marami nang nagbago rito. Maya-maya ay napagtuunan niya ng pansin ang isang papel. Ginupit niya iyon sa isang dyaryo sa library ng eskwelahang pinagtatrabahuan niya. May 2 linggo na ang nakakalipas. Isa iyong article tungkol kay Johan na nakasulat doon kung gaano na ito kasikat na mga awit sa kabila ng pagiging baguhan nito. Noong una hindi siya makapaniwala. Iniisip niyang baka nagkapareho lang ng pangalan ng lalaking tinutukoy sa dyaryo at ang Johan na kilala niya. Wala namang nakasulat na apelyedo ng mga awit at wala rin itong litrato. Ngunit malakas ang kutob niyang si Johan nga iyon dahil ipinagmalaki ng writer na half Filipino at half Mexican ito na ipinanganak at lumaki sa Pilipinas. Matagal na niyang alam kung gaano kahusay si Johan sa pag-awit. Iyon ang hilig nito, pangarap nitong maging sikat na mga awit. Nabanggit din ito sa mga huling sulat nito na pagkatapos mag-enroll at makagraduate sa isang Center for Music and Arts ay nag-audition na ito sa iba't ibang recording company sa Amerika. Tinutulungan daw ito ng ama nito. Kung totoo nga ang hinala niyang ito at ang international singer na tinutukoy sa balita ay iisa, lalong malabo na ang pag-asang babalik pa ang kanyang kaibigan. Isa pa ay baka hindi na rin siya nito maalala. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, kasabay ng pagsasara niya sa hawak na wooden box. Abangan ang susunod na kabanata.